Alright, so kwentuhang Chadwick Boseman tayo, mga kakwentuhan. So sino ba si Chadwick Boseman? At ano ba talaga ang totoong naging dahilan ng kanyang pagkamatay? Alright, so yun ang pagkukwentuhan natin ngayong araw na to. So intro muna tayo. Alright, so there. Welcome back mga kakwentuhan. So if this is your first time in my channel and you wanted to always be healthy and fit and you wanted to learn about financial education as well, then hit that subscribe button and don't forget to click that bell as well so that you get to be notified of all my videos weekly. Alright? So, kwentuhang Chadwick Boseman tayo. Sino nga ba si Chadwick Boseman? So, mabilisan na lang, no? So, si Chadwick Boseman, siya lang ay sumikat doon sa pelikula na Black Panther ng Marvel's studio. Alright? So, yan siya. So, ito si Chadwick Boseman, no? So, usap-usapan ngayon sa social media ang kanyang pagkamatay. So, ano ba talaga ang totoong sanhi ng pagkamatay ni Chadwick Boseman? Alright? So, yan ang pagkukwentuhan natin ngayon, mga kakwentuhan. So, stay put lang kayo until the end of this video. Alright? So yan, so according sa Forbes.com, si Chadwick Boseman was diagnosed of stage 3 colon cancer way back in 2016. And it progressed through the years to stage 4 until it claimed his life, no, at the age of 43. So pag-usapan natin, so ano nga ba talaga yung colon cancer? Actually, ito yung naging cause niya, no? So colon cancer, or commonly known as colorectal cancer also, ito yung totoong naging dahilan ng pagkamatay ni Chadwick Boseman. So, ano ba ang mga causes and symptoms ng colorectal cancer or colon cancer? No? So, according sa Mayo Clinic, so yung cause ng cancer is really not certain according to doctors, and most colon cancer talagang hindi nila malaman kung ano yung pinanggagalingan. But it all depends on risk factors. Now, there are a lot of risk factors that can cause yung colon cancer. And before we go there, pag-usapan muna natin or pagkwentuhan muna natin is yung mga symptoms. Ano ba yung mga symptoms ng colon cancer at paano natin ito maiiwasan? Okay? So, number one na symptom ng colon cancer ay change in your diet or change in your bowel habits. So, ano yung bowel habits na pinag-uusapan natin dito? Ito yung pwedeng diarrhea or constipation. So, isa to sa number one symptom, or ito yung number one symptom natin ng colon cancer. Ano naman yung number two na symptom? Number two symptom is yung tinatawag na, or pagkakaroon ng experience ng rectal bleeding, or may nakikita kayong dugo sa inyong bowel o dun sa dumi nyo. So, yan yung pangalawang symptom. Yung persistent na abdominal pain. So, ano itong mga abdominal pain? Pwedeng itong lagi kayo nagkakaroon ng muscle cramps sa abdomens nyo, or pain through nanggagaling sa gas o yung kabag na sinasabi. So, yan yung pangatlo na symptom ng colon cancer. Ano naman yung pang-apat? Yung pang-apat is yung feeling that your bowel is not completely empty, o yung pakiramdam na parang pag dumumi ka, eh meron pa rin natitira dun sa ano mo, sa dumi mo, parang hindi siya nauubos. Isa yan sa mga symptom. Ang sumunod na symptom natin is yung unexplained weight loss. Ito yung isa sa mga na napansin kay Chadwick Boseman na umugong din sa social media, that yung sudden weight of loss niya. Napansin din niya sa kanya. Pero he was really very silent about itong diagnosis niya to. Wala talaga nakakaalam sa social media or even sa Hollywood or sa industry in the United States that meron siyang sakit ng colon cancer. So, ang pinakahuli na symptom ng colon cancer na kailangan yung bantayan para maiwasan kagad is yung pakiramdam ng panghihina o yung weakness or fatigue, yung panghihina at mabilis kayong napapagod. So, ayan yung mga symptoms ng colon cancer. So, now that we have that identified and we have knowledge of what are these symptoms, now let's consider what are the risk factors. So, sino ba yung mga klase ng tao na mga mataas yung risk factor
pag na pwedeng magkaroon ng colon cancer. Dahil hindi natin alam kung ano yung, dahil hindi alam ng mga doctors kung ano yung totoong dahilan ng pinaggagalingan ng colon cancer, it's wise to know who are the people at risk and who are more prone to be diagnosed with colorectal cancer. So, number one, usually, ang nadadiagnose na may colon cancer ay yung mga taong matatanda na, usually age 50 and above. But there are also studies done in the United States na a lot of younger people are also now getting diagnosed sa colon cancer. Example na nga nito, si Chadwick Boseman, which died at an earliest age of 43. So, isipin nyo na lang, 2016 siya na-diagnosed, which was 4 years ago. So, he was just like 39 or 38 years old. So, medyo bata siya na na-diagnosed ng stage 3 colon cancer. That's according to Forbes. So, sino pa ba yung mga at risk sa colon, yung may mga highest risk ng pagkakaroon ng colon cancer? So, pangalawa, pag meron kayong ano, family history, yan. If you already have a family history or person in or people in your family who was diagnosed by colon cancer, so more likely you are also high at higher, you will be prone to getting, or you're at risk. Yan, you're at risk of getting colon cancer. Pangatlo, is kung mababa yung low fiber diet, yung diet is in low fiber and high fat, so you're at risk sa pagkakaroon din ng colon cancer. So always be careful sa pagda-diet nyo. So yung mga taong diabetic or obese, yan, they are also prone or high risk of having colon cancer. Least but not the least, that is also at high risk of having colon cancer is yung too much alcohol and use of tobacco o yung sigarilyo. So usually ito yung mga common causes na or common causes of high risk ng pagkakaroon ng colon cancer. Medyo madami yan sila, so ito pakita ko na lang sa inyo. Ayun, ito. So tingnan niyo na lang to, so medyo madami yan sila. So simple lang yan siya, no? So paano natin maiiwasan yung pagiging or pagkakaroon ng colon cancer? So babaliktarin lang natin. No, babaliktaran lang natin itong mga risk factors na to. So i-avoid lang natin sila para hindi tayo magkaroon ng colorectal cancer. Alright? So ayan mga kwentuhan, ayan ang totoong dahilan at what caused yung pagkamatay ni Black Panther. So hopefully maiwasan natin yan siya. Always stay healthy para hindi tayo magkasakit, no? If this is your first time in my channel, so please help me share this to your friends and family. Don't forget to hit that subscribe button, okay? And click nyo na rin yung like also. Alright? So hanggang sa susunod na kwentuhan natin, mga kakwentuhan, ingat kayo palagi and always stay healthy and fit. Bye-bye!